What's up, Charmers? Aljon Mendoza here. Nakapag-subscribe na ba kayo? Kung hindi pa, what are you waiting for? So please subscribe to my channel kung hindi pa. For today, nandito po ako sa Sip and Go. Isa siyang paint and sip studio dito sa Eastwood. Gusto ko talagang mag-paint dito. Lagi ko siya nadadaanan eh. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng opportunity. So maraming salamat, Sip and Go. Dahil binigyan niyo ako ng chance na gawin to. I-try na natin mag-paint. Let's go! May makakasama po tayong art instructor para gabayan tayo sa pag-paint. Siya si Teacher Nico. Hi everyone! Hi Aljon! Welcome to Sip and Go. Paano ko ba magagawa to if wala akong background sa pag-paint? Of course, before we start, pipili ka muna sa gallery namin ng mga artwork na gusto mong gayahin. Don't worry kasi yung mga artwork na nandito is specially designed para sa mga first-timer na gaya mo. And also, don't worry din kasi i-guide naman kita all throughout the session and bibigyan kita ng mga tips and techniques na pwede mong i-apply para ma-achieve mo yung artwork na gusto mong gayahin. Kung gusto niyo sa nature, landscape, or in love kayo, ayan, pwede. Pero dun tayo sa hindi in love. Parang mas trip ko, ano eh. Parang mas trip ko to. Final na. All set! Meron ka ng paints, meron kang water paints. So, yun mo i-rinse yung paintbrush mo if ever na mag-change ka ng color. And then, meron kang two brushes, big brush, and then small brush. Yung big brush, usually gagamitin mo siya sa mga big spaces and then sa mga big areas. Usually, sa mga background mo siya gagamitin. And okay. Then, yung small brush naman is for detail. Gagamitin mo siya dun sa mga composition ng painting. Okay, let's start. So, ito yung una mong gagamitin. Hold your brush, and then soap mo lang siya dun sa water para mag-moisten siya. Sige, soap mo lang siya, and then stir mo. Tapos, okay na, scrape mo na lang siya dun sa side. And then, first step, gagawa tayo ng guidelines. So, yung tip ng pinaka-brush mo is i-dip mo sa side ng yellow, and then bibigyan kita ng guidelines. Siguro around 4 inches. Ito. And then, gagawa ka ng lines. And then next, start ka na mag-paint. And then the rest, yung mga remaining details, i-overlap na lang natin siya once na magawa natin yung kabuuan ng background. So, sample at kita. If ever, one tip kasi medyo sticky and dry na yung paint mo. So, yung purpose ng water is to dissolve the paint pag medyo sticky na siya. So, ayun yung use ng water para mag-dissolve siya, para madali siyang mag-blend. Tama ba ito? Yung ginagawa ko. Yes, please. So ngayon, sabi ni Teacher Nico, pupunuan ko lang daw ng orange dito sa dulo. Parang dito. Tapos siguro, hindi. Huwag muna natin pakilaman to. Mamaya, hintay tayo ng instruction. Thank you. Cheers, guys. O, diba? Wine. Iced tea, iced tea. Joke lang. Feeling ko, nung past life ko, isa akong magaling na painter. So guys, nandito na tayo sa part na lalagyan natin siya ng parang puno. So ito, sana ma-achieve natin. Yun, gumanda. And now, guys, nandito na tayo sa part na lalagyan natin siya ng tangkay, para siyang tangkay. Yun. Kala mo talaga, nagbumultitask, habang nagpe-paint, kinakausap yung camera. So guys, we're done with our painting. At itong painting na to, ang tawag sa kanya ay landscape painting. So yung last step natin gagawin ay lalagyan natin siya ng signature natin. At ito na nga ang ating final output. Ipapakita ko na sa inyo ang aking masterpiece. I-reveal na natin in 3, 2, 1, and...
Wow, di ba? Ako na yung, ang ganda, ang galing nung nag-paint. Siyempre, sobrang nakaka-proud for a first-timer. Not bad, di ba? Parang hindi naman siya sobrang nalalayo dun sa reference natin, which is nasa likod ko lang. Nakaka-enjoy siya. Parang yung ibang benefits, aside sa natututo ang mag-paint sa arts, mas nare-relax ka. Parang minsan, hindi mo namamalayan yung time. Tapos, parang nakakalimutan mo yung ibang problema mo. Minsan, kapag meron kang anxiety or stress ka, pwedeng-pwede mo itong gawin. Kasi talaga, makakalimutan mo yung buhay sa labas. Kasi nakafocus ka kung paano mo siya gagawin ng tama, ng maganda. So, ako nag-enjoy ako. Yun yung favorite part ko. Siyempre, hindi ko ito magagawa without the help of my art teacher, Teacher Nico! You're welcome, Ajon. Yun. Thank you for visiting us. And I hope you enjoy the rest of our session. Sobrang nag-enjoy talaga ako. Thank you so much sa pag-guide. Super enjoy. Oh, teacher, pasado ba tong gawa ko? Pasado siya. Actually, pwede mo na siyang i-display sa bahay niyo or sa kwarto. Parang mas gusto ko siyang isabit sa sahig. Pwede ba yun? But yeah, ano ba yung mapapayo mo sa mga gusto din mag-paint katulad ko na wala pang experience? If ever, practice lang ng practice. Mag-start lang kayo sa kaunti-unting drawings and then mag-try kayo, mag-explore kayo into acrylic paints and then as long as willing ka, matuto. Yes, thank you so much. Thank you so much, Dad. Maraming salamat. Sobrang nag-enjoy talaga ako. Thank you. Tapos tabi ka sa painting. Maraming salamat sa lahat ng Charmers na nanood. Sana nag-enjoy kayo. And don't forget to like, share, and subscribe. Uwi ko na to.